Thank you for being with us on another episode of Talk About It with Queen MJ. And tonight, our guest is very special. So, ano ba talaga ang tawag sa mga friends mo sa Cebu? Yung family ko, tawag nila sa akin, Beatot. Beatot. Ang cute kasi that's ano, parang term of endearment. Yes. No? Beatot. And then yung mga kaklase ko dati in high school and college, Luigi naman. Luigi! Yes, and then there's a funny story about Bea. Kasi yung coach ko, di ba, palagi kami sinisigawan pag nagte-training kami. Hindi daw siya makasigaw sa Beatrice. Coach so, saan? Sa volleyball. Kasi varsity ako dati. Oh, high school wow. And college. So, yun. Gusto niya Bea. Para pag sinisigawan niya ako, Bea! Mas para mas lang. Madali. Kesa naman, oh, Beatrice! Parang oh, ang, ano, no, ang haba hindi pa siya lang. Makapag, ano, dun. Hindi siya makabuelo. Oo, oh, oh. Pati Luigi hindi din. Oo. Oh, oh. Pero ano bang mas gusto mong itawag ng mga pageant fans sa iyo ngayon? Is it Beatrice or Luigi? Kasi yung Luigi parang it's so unique din, ano? Oo, oh, oh. Pero parang masanay sila sa Beatrice. So Beatrice. Pero saan ba nang galing yung name na Luigi? Yung Luigi naman galing siya sa yung Mario Brothers na game. 'Di ba si Luigi yung kapatid ni Mario? That's yes. So cute. Yung mama ko yung mahilig sa ano, video games. Aha. Uh-huh. So, yun talaga yung kanyang inspiration. Yes. Oh my God, I love that. Oh, ngayon, ang dami nating nalalaman. Trivia yun. Nalalaman kay, sa ating bagong Miss Universe Philippines, di ba? Ano naman yung gusto mo? Kasi, napansin ko, sa mga pageant sites, mm-mm, hindi ka naman talaga nasasali lagi sa leaderboard nila. Yes. Ano yung mga, ngayon na syempre, all eyes on you, nanalo ka na, di ba? What are the things that you wanted people to know about you? Well, you know naman pretty much everything about me. Like, I was part of the varsity team in high school and college. Mm-mm. Yung part ako ng Philippine Navy Marines, Reserve Force. Yung ginagawa kong mga advocacy ko sa back home in Cebu. I'm a community development worker. Pero yung mga hindi nila nakikita is that I love to travel, but I don't post it usually in my social media. Oh. Kasi hindi ako mahilig sa nagte-take ng pictures, okay. Mas ina-enjoy ko yung scene. Okay, so, ganun. Pero ako naman, I have so many photos whenever I travel, but I get to post like one picture lang, ganyan. Mm-hmm. And I keep most of them just for the sake of memories. Are you like that? You have photos naman. Yes, I always bring a camera with me. Tapos yung mga photos na yun, nailabas ko lang siya during the lockdown last year kasi na-miss ko yung pagta-travel. Yes. So yung ang Instagram contents mo are mostly the sceneries. Yes. Na but not including you on the yes. photos. Yes. Mas mahilig ako sa mga landscape. Okay, ganyan. That's nice. Pero ano ba yung mga hobbies mo? What do you normally do outside pageantry? Kasi medyo, pwede nating sabihin pageantera ka. Kasi just one Pilipinang yes. Cebu, di ba? Totoo. usually on my free days, ginagawa ko ngayon, I'm trying to learn how to scuba dive, free dive. Mm-hmm. And then mahilig talaga ako sa sports, so minsan nagpa-boxing ako. And deny ko din yung mixed martial arts, but hindi kasi allowed yung contact sports ngayon. Mm-mm. So, may nung lockdown, may bago na naman akong pinagtitripan. Oo, yung Nintendo Switch. So, nahilig ako sa video games. Dala-dala ko siya lagi. So, if I have a free time, yung naglalaro ko ng video games. Nakikinig ng music, ganyan. Just like everyone else. So, mahilig ka more on physical activities. Yes. Is that the reason why you're not very much active on social media? Or is it because you joined a national pageant and you're kind of anxious of what people are gonna say? Hindi naman. I did a lot of photo shoots that I was supposed to post. Pero yun nga, hindi ako mahilig sa social media masyado. Talaga, ever? Oo. Like, I try naman na, kasi mahilig din ako magsulat. So, if I think about something na gusto kong i-free write, mm-hmm, I try to post it when I can. Mm-hmm. Miss Universe Philippines. Are you planning to change that? Of course, kasi yung platform natin ngayon is mostly social media and digital. Mm-mm. And I know how important it is na it plays a part din yung social media mo, exposure. So yun, yung mga hindi ko na post during the national pageant, ilalabas ko na yan. Babawi. Abangan nyo.
Babawi siya. Yes. Pero ano naman ang iyong game plan? My game plan. So basically, I have to collaborate with the entire organization. Mm-hmm. So I would like to listen to them first, and then siguro that's when will I come up with my game plan na. But I already have in mind, nilapitan ko na yung mga mentors ko in the future. Siguro magsisimula na ako ng training next week. Gusto ko i-improve yung pasarela, yung communication skills, kasi those are the most important things naman when you join pageants. So with that being said, na sinabi mo na gusto mong improve ang iyong pasarela, yun ba yung part ng trainings mo na mas gusto mong pagtuunan ng pansin? Yes, because I'm very conscious about my pasarela kasi I'm used to modeling talaga. And yung stance ko, medyo conscious pa ako doon, and it's not that consistent. So if you review my performances, parang iba siya than the usual pageant performances na mga pasarela ng ibang queens. Have you been watching Miss Universe before, and did you ever once imagined na makakatungtong ako dyan sa Miss Universe stage? Actually, parang more on pageant fan lang ako. May mga ina-idolize akong beauty queens dati. Yung most favorite ko si Rio Mori because of her Gucci the Gucci gown. Because you're a model, so you're more on ano talaga, nakikita mo agad yung damit, no? Okay, since a model ka, meron ka talagang eye for fashion dahil, syempre, you get to wear a lot of nice dresses. May na-vision ka na ba na sana pag ako naman nag-compete sa international, ganito yung gown ko? May mga ganun kang moments ba? Wala pa sa gown, but yung styling ko, mas gusto ko yung mga edgy. Hindi yung usual na glam na ano, outfits, yung mga gano'n. So normally, pag nagko-compete ka, you kind of lean towards that styling. Yes. Oh, so, I love that. Mas nahahalata nyo, medyo conservative yung mga damit ko, or edgy. Kasi yun yung gusto kong image. Alam mo, nagchichikahan kami ni Maren Beatrice. Nagchichikahan kami kahapon at nabanggit niya na hindi niya talaga ini-expect na siya yung mananalo nung gabing yun. Kaya napansin mo ba, or kami lang ba nagsasabi sa yun na talagang parang halos wala kang reaction, na parang medyo frozen ka eh? Alam ko sir, talaga. Huwag ka lumabas sa screen. Sir, top 2 na lang. Talaga, sabi talaga ni Beatrice, saka ganun lang siya. Wala na siyang ginawa. Kasi parang nag-expect ako na si Katrina yung totoo. Tapos parang kino-confirm ko kay Katrina, ako ba talaga? So sa isip mo talaga, Katrina na, hindi ka talaga wala bang anything na after ng answer ng top 5 na I think kaya ko, feeling ko ako na to, wala kang ganun? Wala. Yung parang nung tinawag yung top 16, parang okay na ako sa top 16. Okay. Tapos tinawag yung top 10, grateful na ako sa top 10. Okay. Tapos top 5, sabi ko, okay na talaga ako dito. May tawid ko lang yung final question and answer. Okay na ako. Kahit anong position sa top 5, okay na ako. And then, nag-top 2 ka na. Nag-top 2 na. Yun kaya na ka ba biglang nag-froze? Oo. Yun. Na-shock lang ako. Tapos, kinabukasan ko na na-realize na totoo pala lahat. So, ano yung pakiramdam mo na tinawag kang Cebu City? You're the Miss Universe Philippines 2021. Yun, na-shock lang ako. Parang sobrang bilis ng mga pangyayari. Nagtapos na. Oo. Ito na yun. Ako na? Oo. Biglang yung isip ko, sumahanda na ako. Bigla mo nang naisip na short preparation na lang. Mag-complete na ako sa Miss Universe. Bigla nag-sink in agad sa iyo. Yes. Sino una mong nakausap after mong manalo? After kong nanalo, sino ba? Si Sir Angel. Siya talaga yun. Yung kinabukas, naiyak ako. Siya yung kumatok sa door. Tapos, inuksan na po tuloy niya. Nakokoy lang niya. Umiiyak ka because? Hindi ako makapaniwala. Tapos, umiiyak ka. Tapos, pinutuloy yung moment mo. May kumatok sa door. Talagang sinabi ko kina Sir Maynard, during that night, na parang ayoko matulog, baka pagkagising ko bukas, wala na to lahat, yung crown and yung sash, and then pagkagising ko nandyan sa harap yung crown, nasigilid ko yung sash, ayun na, nag-breakdown na ako. Aww.
yung family mo naman, sino mga unang tumawag sa iyo at anong reaction nila? I'm sure talaga. Na-shock ako kasi pumunta yung girlfriend and yung ate ko. Oo. I did not expect na nandito pala sila. Pero ang lapit lang ng Cebu, Bohol, yes. Diba? Nakakatawid lang kaso medyo strict yung requirements nila here for traveling. Mm-hmm. And yun, nakausap ko yung sister ko, yung family ko sa Cebu, yung mama ko kasi hindi sumama yung mama ko. Mm-hmm. Yun. Anong nakausap mo ng girlfriend mo ngayon? Yes, nakausap ko so siya. So ano naman ang reaction niya? I'm sure medyo hindi niya rin na-expect na lalaban tayo sa Miss Universe. Actually, siya yung pinaka nagpo-push sa akin sumali ng pageants. Hindi ako mahilig sa pageants before. Mm-hmm. Siya yung mahilig sa pageants. Marami din siya mga titles sa Cebu. Ah, talaga? Yes. So pageantera din si girlfriend. Oh, oh. So sa kanya ka ba na-inspire na parang gusto ko rin i-try yan kasi nag-modeling na ako. Siya yung, alam mo putal mo, huwag mo sayangin. May kaya mo. So, push natin yan. Daway ko in 2015, maybe in Cebu. And then now, yung Miss Universe. Siya talaga yung napupush sa akin. Paano yan? Paano mo makakontinue ang iyong obligation bilang binibili Cebu? For me to turn over. So yun, very supportive naman yung organization ng Binibining Cebu. So I'm sure masaya sila and 'di ba? Mas masaya if yung ano nila, yung manok excited nila na naalam. Sila. Okay. So ngayon si first runner up will take over your responsibilities bilang binibining, tama ba? Ganun naman 'di ba? Yes, it's supposed to be like that. Pero wala po kaming masyadong activities in Cebu kasi they also want to love the girls safe. Okay, so lockdown naman kasi. Yes. Okay, so eto, may mga questions from around. na kailangan mo. So hindi naman to, ano, hindi naman kahirapan. Diba? Sige. So ano, eto. How, have you seen the other candidates sa Miss Universe? The Miss Universe pageant mismo. Doon ako medyo na starstruck kay Miss India. Ang ganda-ganda niya. Narinig ko nga. And si ano, Miss Japan. Mm-mm. I've always been a fan po kasi ng mga Japan kasi is not, hindi sila nagsistand out in beauty pageants. Mm-hmm. Pero na iwan sa Japan, gagandahan talaga ako sa kanya. Siyang beauty talaga, yes. Ang ano mo, yung mas na-appreciate mo. Pero kasi nung kinurunahan ka, meron ding ibang mga countries na nag-ground na rin ng ano. Yes. Ng I only heard nila. About Miss India. Miss Puerto Rico. I think so, ikaw mag-talk ng who are you going to compete with? Maybe I will later on. Kasi it's part of assessing yourself on what to improve on. Right. Okay. How are you feeling? I think napag-usapan na natin yan. What's in your head? Napag-usapan na natin yan. What do you think is your edge? My edge? I'm different kasi from all of the other queens. I'm part of the LGBTQIA+ community. Mm-hmm. And I'm also in the Philippine Navy Marine. So it's something different this time naman. It's not the usual queens that you send sa international stage. So I hope that they appreciate that kasi it's a breakthrough in pageantry to have someone as diverse as I am to represent my community. You know what? I am so very happy as well that you won. And now that you're not only representing one flag, you're not only representing the Philippines, but at the same time nga, you're the first, am I right? Or baka wala lang without my knowledge na may nanalo ng LGBT before, but I think you're the first na who's also going to raise that flag. So what is that the message that you wanted to send the Filipinos? Because I am sure marami pa rin Filipinos yung confused. Yes. Na bakit niya sinasabing part siya ng LGBT? Actually, may mga funny comments nga na nakita ko na, is she a trans? Na parang siguro kasi pag sinabi mong LGBT, they're only leaning them, how we
except us. Ayan. Ayan, sorry naman po kung nag-lag. Napansin ko rin siyang nag-lag. Okay. So, etong ano, nasa internet po kami ng ano, nasa province kami. So, medyo pasensya na. So, ulitin natin yung question kasi medyo na ano ko nag-stop kanina. Yung question ko is, she's not only going to raise the Philippine flag, she's also going to raise the other flag, the LGBT, and I think she's the first one, di ba, who won a national title din. So, since given na marami pa rin Filipinos are not too educated about what LGBTQ really is, at marami pa rin nagka-question nung nabasa nila na ganun nga, parang sabi nila, is she a transgender? So meron na tayong first transgender na nanalo, ganyan. Parang, ano ba yung message mo sa kanila? Ano ba yung gusto mo mas maintindihan nila? Yes, being here representing my community, it's very important na we educate ourselves on what our spectrum is all about. Mm-hmm. And by doing that, then we are able to respect others more and be accepting of other people kasi they're part of the society. Mm-hmm. So it's very important that we keep the peace and order sa society, and we can only do that if we're able to appreciate one another. Oh, diba? Kaya ano, mas maging open-minded tayo, and pag may mga question naman tayo, I'm sure there's a lot more information that's available online, diba? Isang Google mo lang yan, there are answers kahit na if you feel like the people that, you know, you may question ka about that person and you wanted more information, you can actually educate yourself kasi ang dami namang mga information mm-hmm. na available right. Nowadays on Google. It's one nga. Click away. Yan, make use of it, diba? Okay, so how do you think your training as a reservist helped you in this journey? I feel like of all the things that you've done, napakarami mo na talagang experiences. But do you think that particular training talaga gave you an edge sa competition mo? You know, dun ko talaga na-realize by joining the Philippine Navy Marines na dun mo masusubukan yung sarili mo, how to humble yourself. Kasi dun kami, we were exposed to so many humanitarian causes kasi yun yung priorities namin. And dun mo ma-realize how grateful you should be in all of the things that you have and yung mga importance ng respect for one another mm-hmm. and being sensitive to the needs of others and responsive to serving others. Mm-hmm. So, parang sa akin, joining the pageant, I consider it not just representing my country, but it's also serving my country na din. Mm-hmm. It's patriotism in iba siya para sa akin this time. It's not just a pageant. So, I am serving my country. So, do you ever wanted to pursue yung pagiging reservist mo? Do you wanted to make it official? Kasi diba pag reservist ka, parang may naging guest kasi kami sa mm-hmm. sa Itbulaga ng mga reservist sila. So, parang nabanggit nila na only every weekend lang kayo. Yes. So, may plan ka ba na to further that? It's not a regular thing, but when I was back in Cebu, I try to make time to them every weekend, and then whenever I can, I help them organize yung some of our outreach activities. So, yung attendance namin is only on the weekends kasi we are volunteers, so we have a lot of things to do naman during the weekdays. But, you know, as long as you can offer your time for them, then I always make time for them kasi I really feel for their passion mm-mm. to serve yung mga kapatid natin. Oo. Mm-mm. Is that going to be a part of your advocacy or you will focus na lang sa advocacy na naumpisahan mo na ngayon? Parang related kasi siya lahat. Mm-mm. Yung Philippine Navy Marines, before I joined them, before they recruited me, they were already my partner sa... Oh my gosh, naglalag. Kasi pag hindi gumagalaw yung comments, ayan, naglalag siya. So, oh no, the internet. So funny. Lloyd, do we have to connect to your Wi-Fi? Hindi, ano? Nasa ano ko? Is it working? Henan ako.
Hello? Kasi it's not moving for us. Mm-mm. Naglalag siya. Sorry. Paano yun? It's the mahina wifi. Yung data. I turned it off kasi yung wifi kanina, naka-ano din eh. Naglalag din. Oo. So we'll wait. Are you playing? Naka-ano ka? Nag-excel. Ah, excel. Naku, paano ka? Nakalag yun pag nag-download. Hindi ako nag-download. Excel. First data time. Oh, no. Commercial break. Commercial break, sorry. Yun. Yeah. Okay. Ayan. Sorry! Kaya today. Unsa na sana kaya nun pa namin kami nagpaparamdam yung po. As demanding Zoom demands higher ano, but only means that ang weak talaga. Wala, naka-hang siya. So meaning naka-log lang kami sa ano, sa mga viewers. Ayun, kumalog na. Andito na naman kami. Hindi ko na talaga alam. Okay pa ba? Nakikita niyo pa ba kami? Okay. Okay na. So, ayan. Hindi na namin alam anong gagawin. Pwede po kaming lumabas ng screen isa-isa sa inyo para okay na. Pero wag kayong ano, mawawala kasi nasa edge tayo ng island, di ba? We're towards the beach na. Kaya siguro talaga mahina yung internet. Pasensyahan nyo na. Sorry na po. Oo. Yes, ano okay na daw. Yung, ano so, na? Pinag-uusapan natin kanina yung ano, yung ipa- yung duties ko. Yung as advocacy, kung ay, gusto mo bang maging part yun. Kasi sabi mo, you feel for them, yes. Diba? Yung ginagawa nila para sa ating country and you wanted to extend a helping hand as much as you can, ganyan. Pero do you wanted that to be a part of your advocacy? So, yun na nga. Yung advocacy ko kasi is youth empowerment and I'm specifically working on children in conflict with the law and children who are victims of the armed conflict. So, yun, parang related yung ginagawa ko sa reserve force and what I'm doing sa community development work ko. So, parang aligned siya lahat. And parang tinatry ko naman na i-insert yung kahit, marami kasi akong advocacy, marami akong ginagawa sa Cebu. Dami kong ganap doon. Pero they're mostly basic a girl. Yes.
they're mostly charities. Kasi I wasn't able to do my obligations sa Binibining Cebu. Mm-mm. So, yung ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong outreach activities. Oh, that's so nice. Yes. So, ang dami palang branches nung isang mm-hmm. advocacy mo so, na. So, not only focusing on one. Mm-mm. Pero yun talaga yung priority ko ngayon, yung children in conflict with the law and victims of armed conflict. Ayun. Pag-usapan naman natin yung Miss Universe Philippines experience mo. How was the bubble? Parang masaya kami na we finally finished sa aming journey. Mm-mm. Pero at the same time, nakulangan kami kasi we didn't get to spend time with all of the girls. Kasi nga naka-bubble kami, so mm-mm. we only go out of the room pag tinawag kami. Tapos by region pa siya. Mm-mm. So, sana, yung gusto ko sana is makapag-spend more time with them. Pero, I'm sure naman I can keep in touch with the rest of the girls. Uh-oh. And then, we struggled a lot. Kasi nga, naghahanap kami ng venue who would allow us to push through with the pageant. And mm-hmm. I'm very grateful sa Miss Universe Philippines organization for working so hard na matuloy talaga yung pageant namin. From Clark, Pampanga. Oh. Nandito na kami ngayon sa Bohol. Oh. So, can you imagine yung mm-hmm. yung effort, yung logistics. Right. Ang dami namin pinagdaanan. Kaya feeling ko mas matatag yung pinagsamahan ka, namin. Ay, imuhang naong o katunga na lang. Sorry na. Ay, sige pa na. Social distancing within me. Oh. Naulaw lagi ka. Yes. Ay, sige kaulaw din ha. Sino naman ang ano ang BFF mo? Surprisingly, kami lahat dito, kung sa maniwala kahit sa hindi. Hmm. Talagang close kami lahat. Talaga? Kasi nagtutulungan kami. Mm. So may group chat kami, lahat ng mga girls. Oh, so, that's so cute. Kunwari, girl, may dress ka dyan na ganitong kulay. Kasi ito yung requirement for today. Pahiram naman ako. Ganyan kami, nagtutulungan mm. kami doon. So yung iba, hindi marunong sa hair nila. So kami nag-fix sa one another. Pero yung pinaka-close ko talaga is the girls from my camp, yung mm-hmm. sa Aces and Queens. So oh. sina Corrine, mm-hmm. sina Maureen. Kasi princess. Kasama mo sa training, no? Yes. Mm-hmm. So, yun talaga yung mga BFF mo. Yes. Ano naman ang iyong naging mantra the whole competition? The mantra that I had, well, hindi ko kasi siya, parang, I did not, parang sa akin, ayoko lang na may regrets ako. Mm-mm. So, deliver the best that I can, and yung dasal ko lagi, Lord, have your way. Mm-mm. Kung ano man yung purpose mo para sa akin, ikaw na bahala sa akin. Basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin mm-hmm. na hindi ko mapapahiya yung Cebu City, right. na marerepresent ko lang sila ng maayos, mm-hmm. yun lang. Are you friends with Steffi? Kasi ang dami kong nakitang pictures ninyo from college competition, yes. hanggang sa parang nag-ground siya sa'yo in one pageant in Cebu, and then sa yes. dami yung pictures together na naglabasan, and then now that you two are still together in Miss Universe Philippines Oo, stage. Oo nga, hindi kami masyadong nagkaka-interact sa Cebu, but mm-hmm. we have common friends, like her best friend mm-hmm. was my classmate back in college. Mm-hmm. And hindi kami masyadong, kasi we're from different schools, so hindi talaga kami close. Mm-hmm. Pero surprisingly, when we got here, kami yung palagi nagkakausap, kasi kami lang naman yung mga Bisaya dito from Cebu. So dito kami nagka-close. Mm, dito yes. na talaga kayo naging mm-hmm. ano. Friends, that's nice. Ano namang ano reaction niya? Kasi I'm sure she's still very proud na grabe, duha ka Cebuana, nasa top 5. Talagang ayun papel day. Yes. Nung napasok talaga kami, kasi kami yung unang tinawag, di ba? Cebu Province and then Cebu City. Talaga nag-hug kami. Sabi namin, Dai, mauna dyan ni Dai. Nasunod kitang duha. Sabi ko nga, hala, grabe naman pag dalawang Cebu pa yung mag-last two. Oh, ano to? Cebuana domination. We were just very happy for each other. Kasi even before we came here, even before na pumunta kami dun sa Manila, mm-mm. we've been chatting each other na. Kaya rin ni Nato Dai. Right. Kasi nung in-interview ko rin siya dito sa Talk About It, na-mention niya talaga na isa sa mga pinaka nilook forward niya is to compete with you. Kasi sabi niya, alam mo Miss MJ, hindi naman totoo na I was unbeatable. Kasi mm-hmm. I actually did one pageant with Bea and she won that. Sabi niya ganun, she won yes. that pageant. So talagang sabi niya, hindi totoo 'yon, hindi nila alam. Mm-hmm. Yun. She's very very humble din and very nice. And sinabi niya yes, na she was is. Really
looking forward na kayo nga magkasama kayo sa pageant. Parang yes. Sabi niyo, look forward, Cebu City din. Oo nga. Parang palagi kami pinagtatagpo ni Steffi. Sa pageant, oo, no? Oo, sa pageant. Talagang ano kayo, pageant sisters talaga, yes. Pageant besties. Diba? So, ano pa ang mga aabangan ng Filipino fans, pageant fans sa iyo? Yun, first of all, yung social media ko, abangan nyo. Basta talaga ako, promise! Kasi kung nabanggit niya, wala pa po kayo dito kanina, yun nga, oh, hindi nga siya ma-social media. So, she will try her best to change that, to improve her yes. her contents. Ayan, para mas maraming updates, mas better. And I will also have to listen sa organization on what they have to say and what they want me to improve on. Mm-mm. Kung may mga transformations na gagawin. Mm-mm. Diba? We'll see. Meron ka na bang mga sinasuggest sa kanila na gusto ko pong ano ganitong transformation yung gagawin ko? I wanted to get darker or like, you know? So far, wala pa naman. Pero mm-hmm. yes, maybe the tan. Yun yung gusto kong i-achieve. Mm-hmm. Kasi dapat gusto ko siyang i-achieve during the coronation night. Pero hindi ko siya nagawa kasi naka-bubble kami. Ah, ngayon lang kami nakapag-beach. So yung tan ko, ngayon ko lang na-achieve. Pero sobrang ang ganda ng tan mo ha. Very ano yes. ka din. Very Filipina. Yes. Diba? So yun, gusto ko siyang ma-highlight. Mm-mm. How about the national costume? Gusto mo bang medyo, meron kasi sinulog, is such a big festival. Mm-hmm. Gusto mo ba siyang maging part ng iyong national costume as to represent na rin the Cebuanos? Yes, I would definitely love to have something from Cebu na mm-hmm. pwede kong i-collaborate that would signify also the entire country. That would also be nice. Mm-mm. So, yun, di ba? Yun yung mga ating mga nilulook forward talaga eh. Yung gown, yung national costume, mm-hmm. Kung ano yung susuotin mo. Pero how are you feeling right now? Are you just focused on doing all the obligations right now? Because I know nakapila na yung mga interviews na gagawin yes. mo, yung media week mo. Or pagkatapos ng coronation mo, nag-iisip ka na agad ng mga kailangan mong gawin towards. Kasi ilang months na lang yun, di ba? December. And hindi natin alam kung kailan ka ipapatawag to go there. I never got a chance to really get a good hours of sleep. Mm-mm. Kasi ang dami na nilang schedules for me. And gusto ko na siyang magawa lahat. Mm-mm. Get things done. And yun, after the day after ng coronation, parang after ko na-breakdown, for about 30 minutes to an hour. Ang tagal mo naman mag-breakdown. Oh, kasi diba, ang tagal ang gagawin natin stream ngayon. Ang loading ng processing ko. Kasi bagal mo ng internet natin today. So after nun, parang let's get down to business na ako. Mm-hmm. Mm-hmm. So yes, I want to get prepared na as much as I can. Kasi konti lang nga yung time na I have to be prepared. Tapos, hindi pa siya yung usual venue. Oo. Yun, I have to do my research pa. Nakausap mo na ba si Katrina? Si Katrina? Yes, palagi kami nagkakasama sa kainan. Oo. Saya niya kasi kausap. Oo, pero after nung pageant, anong mga napag-usapan yung dalawa? Hindi pa masyado. Hindi ko pa sila nakakasama. Sila nakapag-beach na sila. Nakapag-massage na sila. Ako, focus lang muna ako sa mga interview. So, nakakasama ko sila during meals lang. Pero never yung mga heart-to-heart. Oo, sobrang kalug nun eh. Natatawa ako sa kanya. Palagi lang siya bungis-ngis. Oo. Pero nung pageant night, the way the judges looked at you, did you ever had that feeling na parang gusto ka ng mga judges? Honestly, looking at all of the girls, yung performances nila, talagang you can't help na ma-intimidate kasi nakikita mo like si Katrina, mm-hmm. si Leren, mm-hmm. mga always the faces na you yes. see on the leaderboards, di ba? Oo, and they're pageant veterans na. So parang hindi ko ina-expect na ako yung magta-top. Pero I really appreciate them. Sinabi ko nga kay Katrina kasi nagkausap kami sa airport coming here. Mm-mm. Na nagpa-fangirl ako sa kanya sa Love Island. Ay, diba? Pinanood mo rin ba yun? Yes. Kasi isa yun sa mga mm-hmm. ginawa ni Katrina when she was in the States.
Pero wala talaga, wala kang feeling nung the way they looked at you. Kasi di ba minsan parang nararamdaman mo na, uy, nagsasmile talaga tong judges sa akin. I feel like it makes me more confident. Yung feeling ko, whenever they do that, parang siguro they also do this to other girls. So wala lang. Oo. Wala lang sa'yo. Parang wala ka talaga yung isip na may edge ka that night. Yes, and maybe also I'm just trying to manage my expectations mm-hmm. para, you know, if whatever happens, hindi siya masyadong masakit. Kaya pala yun sa sobrang manage mo, yun yung ganun na. Kaya yung mga... Yun nga, piling ko na overmanage mga frozen ka na, frozen moments. Parang yung paglalag natin kanina. Na ganun ako. So baka ganyan ka nga talaga, dinadala parang, mo na dito sa live natin. Parang may hita ng ano to. Oo. Love girl, talaga. Ano ba talaga? Miss Lug ka naman pala talaga. Baka yun na yung maging ano ko, tagline, Miss Lug. Miss Lug. Alam mo ba yung ano, yung hashtag nila for you? Gomez Universe, yes. Was that the hashtag even while you were competing? Yun yes. Na ba? Gomez Universe? Ginawa yun ni Tito Jerry, yung president naman ng Aces and Queens, Gomez Universe. That's nagustuhan ko siya. So, that's so cute. Yes. So yan na ba yung itutuloy natin hanggang sa laban mo sa Israel? Gomez Universe. I love. Cute. So, pero sino naman ang inspiration mo dun sa gown mo, the blue gown? Kasi talagang whoa. Napaka ano niya yung color talaga, talagang nangingibabaw nung lima na lang tayo. Yes. Yung gown ko gawa ni Mommy Fern. So yung prelims ko was the red one and mm-hmm. yung finals ko was the blue one. They wanted me to wear the red one mm-hmm. again for finals, pero pinaglaban ko talaga yung blue. Ah. Sabi ko sa designer ko, Mami, feeling ko talaga Wonder Woman ako dito. So, and diba, si Gal Gadot is from Israel. So, right. Yun. Pinaglaban ko talaga siya. Ito na talaga yung gown ko. Oo, talaga. Yes. So, kaya, kasi importante din talaga na you feel comfortable in whatever you're wearing. At kahit na hindi naman... It may not be the best gown of the night, pero mm-hmm. as long as it makes you feel the prettiest, yes. lalabas talaga, it will exude eh. Makikita nila na, she's enjoying, she's relaxed, and she's very comfortable to be on stage. Kaya tama din na ipinaglaban mo yes. na kung ano yung that's right. kung ano yung gusto mo, diba? Nandyan ba si... Wala po. Sino yung nahanap nila? Si Rabia. Ang dami nagkahanap kay Rabia. Oo. Saan na ba siya? Now that the crown is on your head, ano yes. ba ang mga plano mong gawin bilang Miss Universe Philippines? Ano ba ang mga gusto mong i-accomplish? I would have wanted to help out yung sa partner namin, yung Save the Children Foundation. Mm-mm. Kasi... When we first met them, I asked them if I could collaborate with them and help out the institutions that I have been working on back home sa Cebu. And kanina, we had a meeting and we were told on our obligations na nga. Mm-hmm. And of course, yung magpo-focus sa Save the Children Foundation is si Miss Universe Philippines Charity, which is si Victoria. So maybe I will just partner with them. Mm-mm. And right now, yung priority ko lang talaga is to focus on my trainings kasi yun yung pinaka-importante of the moment. And then maybe after that, I can focus na on the work. How about the Q&A? Do you feel like you still have to further your, you know, like the way you speak? Do you feel like you still have to improve on your Q&A or like change the way you answer questions? Definitely. Mm-hmm. Kasi they've been saying na I'm very candid on stage and may iba na nagugustuhan yun, may iba mm-hmm. na hindi. Mm-hmm. And, you know, I would like to improve on it and try to keep a balance on how I present myself. So it's something that I really want to work hard on. Mm-hmm. So, ano naman yung message mo sa kanila, sa mga taong naniniwala at hindi naniniwala? Pwes, maniwala na kayo kasi nandito na yung sash, sut-sut din. So, yun, message so, mo sa first kanila. Of all, yung mga bashers. You know, thank you so much for your for expressing your opinions. Kasi sometimes it can't be helped na nasasaktan tayo kasi tao lang naman tayo. Mm-hmm. But, you know, it also helps na may mga criticisms kayo kasi I try to see sa sarili ko kung I can apply on if I can work on something that I can improve on, then
yung mga comments nyo are helpful. Mm-hmm. Pero hopefully naman, you limit yourselves to commenting on the girls sa ganyan lang, mga criticisms na makakatulong. Oh, and not na the ones that will affect our emotions na kasi it's not healthy and it's not helping at all. Right. And then sa mga supporters ko naman, may nabasa ko babies, beyabies. Yes, beyabies. Beyabies. They're very supportive. Oh. Yun, yung mga beyabies ko, they've been supportive since day one talaga, grabe. Konti lang sila, hindi sila sing dami nung mga supporters ng ibang candidates, but dadami yan! Ano ka ba? Magre-recruit yung mga yan! Oo, pero yun, yung konti lang sila but very quality na supporters. Mm-hmm. Thank you so much. Talagang hindi ako makakarating dito, hindi ako magiging confident kung wala yung mga comments nyo, words of encouragement, yung support nyo araw-araw. Hindi ako napupost masyado ng mga pictures ko, pero kayo, mas nauuna pa kayo sa mga... Dini-DM mo na lang sa kanila isa-isa. Oo, kasi ako yung team ko sa Cebu, sa kanila nagsisend, hindi na sa akin. So thank you so much for helping me out in my exposure sa social media. And of course, yung family ko. And my friends back home in Cebu, yung mga hindi mahilig sa pageants, talagang ngayon pinapanood na nila, sinusubaybayan na nila yung pageants because of me. So, maraming salamat talaga. I love you guys. Pwes, manood kayong nakasumsot si Bea. Si Luigi. What's funny guys, yung mga guys, yung mga gamers, hindi sila mahilig sa pageants, diba? Because you're a gamer. Are you a gamer? No, I'm not. My girlfriend is. Ah, okay. So, may mga ano friends na din tayo dyan sa... Sa Cebu, na mga gamer. So, parang, ano nangyayari habang nag-game sila, naka-play? Naka-discord sila. Oo, tapos din sila nag-place ng bets. Nanonood ng pageant. That's so ang cute. Oo. Pero all-out support din. Feeling ko nakatulong. Baka naman hinack nila yung mga... Baka naman may hinack kayo, ha? Joke lang. Pero sino pa yung mga gusto mong pasalamatan? Mga naasa Cebu, di ba? Siyempre, dugay-dugay pa ka makauli. Oh. Yes, maugyo. Daghan kayong salamat ninyo. Especially my Philippine Navy Marines family back home. Ilaha Junggi pa. Talagang pina-radio com nila yung mga votings ko dati. Imagine. From Cebu, naging national yung promotion ko because of the Marines. Salamat talaga sa suporta nyo. And also, yung... mga organizations that I worked with, yung Rotaract Club of Metro Mandawi 2006, yung Binibining Cebu, thank you so much for your support and for expressing your all-out love, yung mga advices nyo, and for giving me the chance na ma-expose ko yung sarili ko through your works. Yes. Message mo sa... girlfriend mo. Ayun, si Kate. Andito pa siya ngayon, uwi na siya bukas. So, thank you so much for supporting me and allowing me to see my full potential and realize it and for pushing me to come out of my shell. Ikaw lang talaga yung nakagawa niyan. Antara, nagugusmob naman ako. Yes. Ikaw lang talaga nakagawa niyan, girl. Oo. So, thank you. I love you. And family, of yes, course. Yes, my mama and my ate. It's my mama's birthday in a few days. Mm-hmm. So, ma, happy birthday. I hope you're okay there. Hindi siya makapunta dito sa Bohol kasi nagbabantay siya ng dogs niya. Ah, ilang dogs niyo? Meron siyang dalawang dogs na sobrang clingy. So, are you ready to live in Manila na? Yes, I've been ready na. I already got a place even before the competition kasi ginagawa ko yung trainings ko. So, nung nagte-training ka, na-imagine mo ba na lilipat ka na talaga ng Manila? Or were you thinking na it's going to be a short time renting in Manila and then you're going back? Honestly, intimidating talaga para sa akin to live in NCR. Hindi ko siya ever in my life na-imagine na titira ako doon. But when I was there, surprisingly, parang comfortable ako bigla. Okay. Na-imagine ko na yung sarili ko na doon ako magbe-base. So, talagang malaking tulong siya na... nag-adjust ako before ako sumalang sa competition para hindi ako mabigla, hindi ako culture shock. Meron bang mga any similarities that you see between Manila and Cebu City? Manila is very fast-paced. Mm-mm. Yung Cebu is medyo chill na
medyo busy but chill. So Manila, I look at my window every morning and I miss yung nature na nakikita ko pa sa Cebu. There, it's all concrete. You're going to miss that a lot. I'm going to miss that a lot. But it's a whole new experience and wala naman tayong regrets pag experience. Oo, and you're also there for a reason. Kasi, yes, diba, you're working hard for a dream. So I think you're ano naman eh, parang capable to set aside muna yung comfortability and the things that you're used to for, yes, representing the country in few months. Are you ready to wear that Philippine sash? Grabe, iba yung feeling. Kasi syempre pag-apak mo doon, talagang people will call you Philippines. Hindi ka na si Beatrice. Diba? Oo, they'll be calling you Philippines. Si Gazini ba? Were you able to talk to Gazini na? Kasi I think she's the last Cebuana. Oo, Cebuana na nag-represent ng Philippines, right? Sa Miss Universe, yeah. Yes, when I was doing my photo shoots back in Cebu, mm-mm, she drops by sometimes and she gives me advices. Pero yun nga, sabi niya, hindi niya masyadong alam kung paano niya ako i-brief kasi, mm-hmm, digital yung pageant namin. Well, that's nationally. Mm-hmm. Pero hopefully makakausap ko siya for the international pageant. Oh, ano yung mga advices na mabibigay niya. Oo. Oh, kasi from a fellow Cebuana, iba din eh, no? Yes. Oh, lahiragyod. Lahiragyod. Although she's comfortable karon kay, syempre, makabisaya gihapon siya with us. Pero sa Manila, sorry na lang yun. Oo. Parang kami ni Steffi, minsan na pag-mimix pa namin yung Bisaya and Tagalog. That's so cute. So, but would you rather talk in English? Kasi minsan ako pag medyo confused ako sa sinasabi ko. Kasi may mga words na akala ko Tagalog, pero Ilonggo mm-hmm, pala, Bisaya pala. Pero ano, ikaw ba yung tipo ng tao na parang you'd rather address na lang in English? Dati ganyan ako. Mm-hmm. Pero pag tinitingnan mo yung Google search history ko, paraging ano, what, anong translation Tagalog in Tagalog. Kailangan ganyan magkaroon ng app do for that. Yes. Sabi, i-dare mo si Ate Bea ng intro niya, please. Oh. Intro. The screen is yours. What kind of intro? Siyempre yung intro mo na, Beatrice Luigi Gomez. Ah. Cebu City, Philippines. Siyempre ako lang yung umanganga. Ikaw naman. Hindi pa naman yun yung full bio ko na... Hindi kasi sa amin kasi, during our time... Yeah, I don't know how it's You mentioned the city or the area that you're representing and then the country instead of the age. Pero after that, they went back to the name and then the age and then the country. So it's kind of like wala naman template talaga. Mm-hmm. It's paiba-iba. Yes. So let's do the name and then the age and then the country. Countries. Ay, iba na talaga dati, province. Tapos naging city. Tapos ngayon, country na. Grabe. Oh my God. Nag-goosebumps na ako. I'm not ready for this. I'll be ready for this. Yes. So here I am. Hi! Kinikilig! Kinikilig ako. The first time I heard Miss Universe Philippines 2021, kasabay ng name ko, kinikilig talaga ako. Oh my gosh. Okay. I'm Beatrice Luigi Gomez, 26, Philippines! And the sound of it! Totoo na talaga to, maribilig, yes, na talaga yan. Grabe. Ano pa ba ang mga iniisip mo na unang gagawin mo pagbalik mo sa Manila at may meet mo ulit yung mga trader mo? Ano yung mga plan mo na, eto, huwag na natin gagawin, gawin na natin to kasi excited ako sa Miss Universe. Yun yung ano, yung ideal figure ko dapat. I'm not sure if I should be. May ideal figure ka? Anong ideal figure mo? Parang gusto ko yung medyo muscular na voluptuous, right, na parang proportion naman. Mm-hmm. Pero, so workout ang una mong gagawin? Yes, mm-hmm, pero ako kasi yung build ko medyo manipis ako. So mm-hmm, siguro I have to work on that also. So we'll expect a more, yes, I love that. Very Amazona, diba? Yung talagang kung ganun yung
Kasi napansin ko, etong, siguro dahil din sa pandemic, etong top 20, since I was able to watch it live, talagang iba yung hulma ng katawan nilang lahat. Yes. Talagang nakaka-inspire ha. Parang yun that yung time, pinag-uusapan namin ni Steffi kanina. Oh, the time when I was watching it, sabi ko gusto ko na mag-gym. Gusto ko na mag- gusto ko na agad. Wait, mga cut-cut sila pero sexy pa din. Oo. Oh, oh. So, ayun, yun din yung isa sa mga gagawin mo agad pagtapak mo ng Manila. Yes. Ayan. So, invite mo sila. Invite mo sila sa mga bukas. May special silang pwede yes. panoorin sa PTV. So, yung mga hindi nakabili ng KTX, hindi nakapanood ng pageant mm-hmm. namin, may replay tomorrow sa GMA. 9 a.m. po yan. Huwag niyo makakalimutan. Mm-hmm. And... wala na ba? Wala na bang, wala pa silang aabangan for now? For now, yung unang schedule ko going back to Manila, I have unang hilit mm-hmm. at 7 a.m. on Monday. Wow! Agad-agad! Yes! Tuloy, kuratsa ka na talaga pag uwi mo, diba? Ayan, yes. So, thank you, Beatrice, for kailangan ko na talaga i-practice sa Beatrice kasi hindi ka nga Bea. Thank you, Beatrice, for being with me tonight here. Salamat also for having me. Daghang salamat na you're very game to do this kahit na late na. And I know that you've been doing a lot of things today. And good luck talaga sa journey mo. I really wish and me and Ebyang to be there live to cheer for sana you. Sana naman. Kaya syempre, di mo, bisaya ako. Dapat naagyutad ka, magsyagit-syagit. Oo, kinahanglan yun ng support. All-out support. And sana supportahan niyo po si Luigi dahil marami pang mga voting. So I'm sure napaka-important din yan sa Miss Universe. Supportahan natin siya because now she's representing all of us, di ba? Tayo na to, Philippines na ang nirepresent niya. Not just Cebu City. So, thank you for being with us tonight. You. And we'll be watching you, your preparation and kung ano pa mga surprise and improvement. We are so excited to just abangan follow yan. Your journey until December sa Miss Universe and we cannot wait for you to shout the name of our country in that Miss Universe stage. Kinikilig ulit. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Let's go Philippines, diba? Oo. Thank you and thank you guys for being with us. Yan. Thank you. Okay.